Mga kasambuhay, ang 22, 22nd ng Pebrero ay kapistahan po ng luklukan ni Simon Pedro, Feast of the Chair of Peter. Tayo po ay sanay na magpiesta tungkol sa birth, pagsilang o kamatayan ng isang banal na tao, o ipinagpipista rin po natin ang mga mahalagang pangyayari sa buhay at ministry ng ating Panginoong Hesukristo, tulad ng kanyang bautismo sa Jordan, tulad ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. We also celebrate para po sa ating mahal na ina ang kanyang iba't ibang mga titulo at iba't ibang mga piyesta ng kanyang apparitions. Pero alam niyo po, every February 22 ay ipinagpipista natin ang luklukan, upuan, chair of Peter. At ito po ay kapistahan na nailagay na sa kalendaryo ng simbahan ng Roma ever since 394 AD. Maganda sigurong pag-usapan natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng kapistahang ito? Alam niyo po, nung ako'y bata pa, ay fascinated ako sa mga simbahan. Sapagkat bilang isang bata, tuwing Linggo, nakaugalian po ng aking nanay na dalhin ang buong pamilya sa iba't ibang mga simbahan para po sa aming Sunday Mass. At palagi kong tinitignan ang altar, no? Sino yung nakalagay doon na rebulto ng santo, larawan ng santo, ano ang mga nakalagay na magagandang bagay doon sa main altar o sa retablo ng simbahan. Kaya po, alam nyo, matagal na panahon, inisip ko rin, ano kaya ang nakalagay sa main altar ng St. Peter's Basilica doon sa Roma? Nung ako ho'y nagkaroon ng isang privilege na makita ang St. Peter's sa isa sa aking mga unang pilgrimage, nakita ko kung ano ang nasa likod ng main altar o papal altar ng St. Peter's Basilica. Ito po ay yung nakikita natin tuwing nagmimisa po ang Santo Papa, yung iconic na stained glass window ng Holy Spirit na nasa ibabaw ng isang bronzing upuan na sabi po nila ay relikwaryo, na kung saan nakatago ang isa pang mas matanda na oak chair na ginamit ni Simon Peter tuwing siya po noon ay nangunguna o nagpre-preside sa mga selebrasyon ng Eukaristiya at asemblea ng mga unang Kristiyano. Itong upuang ito na bronze ay itinataas ng figura ng apat na obispo. Dalawa po riyan ay mga obispo ng tinatawag natin na Latin Church o Western Church. Yan po si San Ambrosio ng Milan at si San Agustin ng Hippo. Dalawa po silang nakasuot ng mitre. Yun po yung suot ng obispo kapag siya'y nagse-celebrate ng Solemn Mass. Pero yung likurang bahagi ng upuan, ang dalawang paa sa likod, ay itinataas naman po ng dalawang Eastern bishops na doctors din of the church, pero mas kilala sila sa Greek Orthodox Church at wala silang nakasuot na mitre. Ito po si San Juan Crisostomo at si Saint Athanasius. Itong altar na ito ay tinawag pong the altar of the chair. At siguro ito isang napakagandang paraan upang maintindihan po natin ang ibig sabihin ng pista ng luklukan ni Simon Pedro. Ang Pebrero 22 ay kinikilala po ng mga tradisyonal na historians ng simbahan bilang anibersaryo ng pagdating ni Pedro sa Roma
upang pangunahan ang mga Kristiyano sa Roma. Simula ng tinatawag nila na, kung tawagin po natin ay yung episkopasi, yung pagiging leader at administrador ng Pedrong yan sa community ng Roma. Si Peter, sa loob po ng mas mahabang panahon, ay namalagi sa Antioch, kung saan siya din po ang nag-preside sa Jewish Gentile community ng Antioch. Ang Luklukan o katidra sa wikang Latin, ito po ay simbolo ng pagkaobispo. Ito'y simbolo ng opisina at gawain ni Pedro bilang kinatawan ng Panginoong Jesus at leader ng simbahan ng Roma. In fact, doon po sa likod o yung backrest ng relikwaryo na bronze chair ay makikita pong nakaukit doon ang Panginoong Jesus, kausap si Pedro na itinatalaga niya upang siyang magtumingin at siyang maging isang leader ng kanyang kawan. Noong 2012, si Pope Benedict XVI sinabi po niya, "The chair is a symbol of the special mission of Peter and his successors to look after the flock of Jesus, keeping it united in faith and in charity." Ngayon pong araw na ito, kung ganon, atin pong ipinagdiriwang ang kwento ni Pedro bilang leader ng simbahan, at atin din pong ipinagdiriwang ang gawain ng lahat ng Santo Papang umupo sa kanyang upuan bilang kanyang kahalili. Sabi nga po ni Pope Saint Leo, sabi niya, si Pedro ay itinalaga upang maging prototype, halimbawa ng lahat ng mangunguna sa simbahan. Ang opening prayer ng misa para po sa araw na ito ay nagsasabi sa atin na bagamat si Pedro'y mahina, siya'y pinili at binigyan ng kapangyarihan ni Jesus. "I have prayed for your faith," sabi ng Panginoon, "and you in turn must strengthen your brothers." Ito po ay galing sa Luke 22, verse 32. Ito rin po ang entrance antiphon ng misa natin sa araw na ito. Ang stability ng pananampalataya at ng moralidad na itinuturo ng simbahan, Ito kung ganon ang sinisimbolize ng luklukan ni Pedro, gawain ng Santo Papa. Ipinapakita po rin dito, sabi nga nila, na maliban sa faith and morals, ang Santo Papa ay dapat din maging presider, tagapangulo ng primacy ng pagmamahal. Alalahanin po natin na bago pinagkatiwalaan si Pedro ng katungkulan ang tatlong beses na tinanong ng Panginoong Jesus sa kanya'y, "Peter, do you love me?" The primacy of Peter, the chair of Peter, is not only a chair of authority, but the primacy of love. At yan po makikita natin ang pinagsisikapang gawin ngayon ni Pope Francis. Sa araw na ito, ipanalangin natin kung ganon, ang kalusugan, ang katatagan, ang pananampalataya, at sabi nga po nila sa Italiano, ang coraggio ni Pope Francis bilang nakaupo sa luklukan ni Pedro. Nawa patuloy siyang gumampan ng napakabigat na serbisyo. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel.